Gusto ko talaga isaw-saw siya sa alamak. May nag-comment dito, dapat sa Philippines ka nalang manganak. Mas alaga ka doon. Sino? Actually, mas alaga dito sa India. Sige na. Yeah. Nabanggit ni Budget kasi nung isang araw. Parang nabored na si Budget. So parang nabanggit niya kay Jahapan na gusto na parang punta na kami sa Philippines, ganyan. Yung nag-panic siya. Sabi ko, wait lang, ako muna! So, sabi ni... Nagtatanong na yung mga binan ko kung ano daw ba ang plano namin at kung saan daw ba ako manganganak. Dahil nagpapaalam na si Budget na umuwi muna kami ng Pinas. Pero parang ayaw pa ng mga binan ko dahil gusto nila ay dito muna kami. Pagtapos na yung winter guys, tinatago na yung mga jacket na makapal. Gagamitin ulit pag winter. Pag summer dito guys, mainit na. Ay, ito ba yung mga plastic? Ito pala. Sa Amazon to. Good morning guys. So, lahat na kayo marinig, di ba? Where there is a will, there is a way. So, matagal-matagal na gusto ni Sarah na mangga. Alam nyo, di ba? Nag-away kami na lagi. Pupunta ako sa Philippines, hindi na ako bili mangga. Tapos after that na sa bahay dito, sa Plenki, wala talaga mangga. Pero kahapon punta ako sa market, tapos oh my god, so heavily breathe ako. Kahapon isang pwesto dito, meron siya mangga. Lagay dito fresh fruit, pero... scam yan ha. Hindi ko alam kung matamis ba o hindi. Pero alam ko this is not fresh because this is not the season of mango. Stored mango. Confused lang ako kung satisfied ba ito craving ni Sarah o hindi. Kasi yung craving ko, yung expectations ko from a manga, hindi siya fulfilled. This is not my type of mango. These are cold storage. Anong ginagawa ng yung business? San galing na yung stored mango? Paano nila store? Paano nila malaki kita? Then yan yung kita niya. When there is peak season of mangoes, harvesting mango. When there is peak season of harvesting mango, ano ginagawa nila? Bili nila in bulk. Pero sabi nila, ay wala naman bili, madami na production, wala naman bili. Kung gusto niyo mas mura, pwede na kami bili, otherwise benta niyo kahit saan. So, ano ginagawa na farmer? Walang na ginagawa sila eh. Matagal nila yung farming, matagal na alaga ng plants. Pero pagdarating sa dulo, walang bili. Siyempre, wala sila punan sa buhay nila. So, wala sila naman choice doon. Kailangan nila benta. So, benta nila in cheap prices. Then, anong ginagawa na yung intermediates or big sharks? Sinastore nila ito in cold storage. Then, when there is no season, they sell this. In season, this price is mga 30 to 40 per kilo at shop. Dito sa India, 30 to 40 pesos per kilo. Pero now, this price is 200 per kilo. 6 times, 7 times more price. As season will come near, these price will drop. Next month siguro start na yung season na mango. Then again, when there will be fresh mangoes, businessmen will get this and store ulit. And kawawa talaga yung farmers lagi. Sarah is getting ready. Wala si mami daddy, pupunta sila sa hospital kasi yun yung talaga na schedule nila. Saturday, Sunday party. Monday pupunta sa hospital kasi may pain dito, may pain doon. Hindi ko alam kailan na tumigil na ito yung schedule nila. Hindi ko alam kung madami ba kaya makain nila doon sa kasal or sa function. Lagi na ito schedule. Saturday, Sunday, there is a party. They go. Kahit layo-layo, kailangan nila pupuntahan. Wala sila na skip. Kami skip naman. Kami minsan, ay layo na, wag na lang. Si daddy, mami, hindi sila skip. Kung isip ni daddy, sige skip natin. Si mami, hindi. Kasi this is the point when she buy new clothes. Some other thing. Ang sisawa ko darating na mamaya sa awa. Tingin natin kung gusto niya ba ito mango. Kakahiya naman ako. Pwede bang babadig to sa sugar para konti matamis. Kasi hindi siya matamis, hindi siya sour. Parang medyo plain lasa lang. Yun yung takot. Diba bago mag-exam, takot ka. Ganyan yung takot. Pag gusto ni Sarah, example, gusto na sawa mo, bili mo na. Pero hanggang hindi niya sabi, okay na. Okay naman, hanggang hindi siya satisfied, hindi ka rin satisfied, takot ka loob mo, diba? Ganyan din yung buhay na. Alam niyo, diba? This stage, medyo choosy yung babae. Then, para sa akin ha, hindi ako buntis. Still, para sa akin, hindi yan masarap. I don't like this mango, I will not eat madami. These are the points when she missed talaga Philippines. Alam ko na miss siya sa Philippines, pero same time gusto niya stay with family dito kasi parang masaya buhay dito sa India na with family na. Parang caring every morning, every hapon, tatanong sa iyo, kumusta? That becomes your habit when every morning tanong sa iyo, kumusta Sarah? Kumusta Sarah?
Kumusta, Baljeet? Parang that gigging habit. When we go to Philippines, we paggising namin sa morning. San ba ito? For few days, parang 1 week, feel namin so alone. Pero alam niyo na what we can. Asawa! Finally, meron na akong mango. Nawash mo na to. Wait lang po sa'yo. Fresh fruit. Bakit may slice na? Kain na ni Bunny. Pero gusto ko talaga isaw-saw siya sa alaman. Sorry ah, wala pa akong ligo. Sorry. Si Bunny, alam nila yun. Si Bunny lang yung may ligo. They know that. Sino mas malinis sa atin? Ako, mas fresh ako. Ikaw kahit naligo pa. Joke lang. Pogi ka nang gum. Sorry. Sorry po. Kailangan ready yung mga ano condiments. Yung bowl, maliit na. Kaya na yan? Pagurin natin. Yung suka ko. Yan. Ang matami. Sinong kain na with suka? Maasim yan. Fresh yata yan eh. Ano ba talaga? Ano? Siguro galing yan sa ibang state. Hindi. This is stored. This mango, malagay lang fresh ha. Hindi yan fresh first thing is. Totoo ba? Yes. Second thing is. Ba't para ang konti na lang pinakurat ko? Eh di bili ulit. Sa Philippines yan, parang bibili. Pupunta ako na. Yung sinabi ko, mamaya galit ka sa akin. Hindi ako interested dyan. Ano? Ano na? Bago mag-mix-mix na yung bangon mo, na. Suka mo, kakain try mo yung lasa. Baka mamaya hindi mo nang gusto na sayang din yung bangon suka. Yun yung sabi ko. So, paano gusto mo katma? Ako na bahala. Hindi, tanggalin ko skin, tas katma. Ako na bahala. Kasi hindi sila matamis. Yun yung problema. Hindi matamis to? Hindi. Maasim? Hindi. Or walang lasa? Parang plain lang. Sinasaw-saw ko apple. Green apple. For this thing, but I ganyan! Saw. Ganyan! Ano? May stick ba ako? Para feel na feel ko ganun. Stick mo yung barbecue stick. Ooh. Anong tawag sa mango natin? Mango is my favorite also food. Mango? Oh, but hindi ganyan. Yung mango sa Thailand? Yung sana fresh mango. Malaki yung mango ng Thailand. Tapos sobrang juicy. Hindi ko alam anong gawa nila. Parang next time gusto ko nang kain. Hindi siya masarap. Diba? Sabi ko sa'yo, sayang yung bangong mo. Baka. Yan lang yung sorry ko sa kanya sa pregnancy journey niya. Yung flavor of the Philippines, she's missing too much. Minsan isip ko dala ko siya na sa Philippines para she can enjoy whatever she want. Pero minsan feel ko mas okay naman dito para may alaga sa kanya. Diba? Yeah. Ano mas okay gusto mo? Philippines actually, food? Or namimiss ko talaga yung mga food doon. Sa Philippines kasi pwede akong mag-order anytime. Dito, sino so, sabi sa'yo wag ka-order? Hindi. Eh, di ba wala namang Jollibee dito? Or parang inasal halo-halo, ganyan, wala namang. So, gusto mo punta sa Philippines? Pag safe na. Ah, so, plano mo talaga? Kala ko gusto mo sa India. Sa India kasi, mas tutok sila sa akin. May nag-comment dito, dapat sa Philippines ka nalang manganak. Mas alaga ka doon. Sino? Ibang ko, sino mo? Sino alaga doon ako? Nang buhay na yan! Ayaw ko buhay ganyan! Sabi sa comment, mas maaalaga daw ako ng magulang ko tsaka relatives. Sabi niya. Wala! Hindi ko alam saan galing. Wala! Hindi ko alam saan galing yung thoughts niyo. Ako yung mahirap buhay doon. Sabi ni mami kung gusto niyo punta sa Philippines. Sabi niyo si mami ni Sarah punta doon para alaga. Sabi ko, hindi ko kaya na alaga sila dalawa. Nanay ko guys. Nanay ko nga guys, hindi na siya nagluluto eh. Ano siya, after stroke, hindi na siya masyado. Naglalakad-lakad siya, tatanim nga siya sa bahay. Pero yung mga activities hindi satisfied sa bahay. Yung craving ko sa mango. Okay din eh. Ikaw din? Gusto mo ice cream? Meron sa ref? Hindi. Punta na. Kita ko sa kanila na hindi ko ako ice cream. Actually, mas alaga dito sa India. India, oo. Kasi parang kompleto sila dito. Parang mayroon akong kuya, nanay, tatay. Sino yung kuya? Mayroon ding sister. Sino sister? Benji. Diba alam nyo naman na yung ano, nasan yung mga tatay, kapatid ko, kuya, ganyan. Alam nyo naman na nasa ibang bansa. Oo, nasa labas sila sa ibang bansa. Mami lang sa Philippines. So, ang mangyayari, sa city din kami. Diba yung mother ko na sa province. Hindi niya din kaya pala yung ano, city. Katulad sa akin siya, ako din, if I need to stay in city, parang comfortable na kami. Sana ako anak. Yun, so kung uwi ka, magiging set up.
Dalawa lang tayo. Actually, dalawa naman talaga kami ni Ibal. So, dito kasi sa India, malapit lang din yung hospital. Sobrang lapit lang. 5 minutes walk. 5 minutes pang sakyan, ganun lang. 5 to 10 minutes. Kasi may nag-comment din, mas maganda yung hospital sa Philippines. Hindi, parehas naman. Mas malaki parang dito. Depende kasi sa pupuntaan mong hospital. Sa atin malayo. Tapos traffic. Tapos minsan may coding. Yun yung problema. May delivery na, tapos bukod doon, coding, anong gagawin ko? Yeah. Diba? Mas convenient talaga pag dito sa India. Oh, tapos walang traffic kasi. Mm. Para sa amin lang. Para sa akin din. Lagi. Kasi sabi namin, parang nasabi ni Bazit kasi kay Jahapa na pala nung isang araw. Hmm. Parang naboboard si Bazit. Sabi ko wait lang, ako muna! Yan. So, sabi ni... Hindi mo to channel na. Hindi ito channel. Di ba sa channel mo, ikaw na lang nagdadaldal o pinagbigyan na kita. Ngayon, pwedeng sumingit ako. Para satisfy na yung... Singin Sara na to, di ba? Bibig ko, nag-start ko na sarili ko. Sige na. Hirap na hirap siya mo sinisingit. Sige na. Nabanggit ni Bazit kasi nung isang araw, parang nabuboard na si Bazit dito sa Indy. Well, ang work niya lang kasi dito, nagmo-monitor ng business namin sa Philippines. Hmm. Pero syempre, pag sa Philippines kasi mas active siya. Hmm. Yung ngayon kasing nangyayari, parang nakaupo lang siya sa sofa the whole day, nanonood ng Netflix, ganun lang nangyayari sa kanya. So parang, bored na bored siya. So parang nabanggit niya kay Jahapa na gusto niya na parang punta na kami sa Philippines, ganyan. Hmm. Yung nagpanik sila. Sila yung Jahapa na. Kasi ayaw nilang umuwi kami. Gusto nila dito muna kami. Tapos parang kung pupunta kami, sama din daw sila. Try mo na ito. Ay. Vans, ayaw no, mo sir. Po na. Promise. You're ruining my taste. No, ayaw you will... Mo. Ayaw po yan. Ayaw po yan. You will say, ayaw this is heaven. Ayaw po yan. Bagoong to, tapos bibigyan mo ko ng ice cream. Okay. Ayaw po. Okay. Ice cream with mango, bigay ko sa'yo. Heaven talaga. Sira mo yung taste ko. Ito na yung cravings ko. May bagong. Tapos bibigyan mo ako ice cream. Tingin bagong. Ako na ang ice cream ako. Tapos ganyan bagong. Ano big deal? It's salty and sour. Hindi niya. Hindi ko talaga like na bagong. Bagong is not my favorite. I love what alam ang yan. Alam. Sabi nila sama sila lahat. Sabi ko wala ako pang gastos na sa iyo. Sabi niya na sama na lang sila lahat. Sabi ko hindi na ngayon. Next month. Hindi ko alam bakit sama-sama sila. Kasi pag entry visa 14 days lang, balik ulit. Ano ba yun? Mahirap buhay. Hindi ko alam ano visa na dapat apply. Sabi ko naman, gusto nilang sumama. Mas maganda pagka nakapanganak na ako kasi mas makakapasyal kami after that. Oh. Kasi pagka ganito, hindi talaga ako makapag-travel. Baka, mabuboard lang sila. Dati si mami niya pupunta sa Manila. Asa sa ako, sabi ko gusto niya Manila. Sama tayo. Mami, sige na, Manila tayo. Sige na. Ayaw niya. Ano gawin ko, anak, dun eh? Pasaway. Tumigil ka na, naiinis na ako sa'yo. Ganyan na sabi niya eh. Hindi ganyan, mas okay. Ganyan sabi niya. Promise. Tama na ba? Rani, pasaway ka dito na lang. Plano namin. Parang uuwi sandali. And then balik din. May ganun kaming naisip pero... Alam ko na bakit gusto niya. Hindi pa alam kung kailan. Need to make sure muna na talagang okay bago mag-travel. Kaya ako sobrang bored na ngayon kasi yung trabaho ko is opo lang sa sofa. Tapos sabi ko sa kanya, pumunta ka na sa factory. Tulungan mo si Japan na. Okay. Ayaw niya. Ba't ayaw mo? Ayaw kung gusto niya. Mo pala may gagawin. Sino alaga sa'yo dito? May no. Emergency need. I need to hear. Alam niyo, dyan lang sabi niya sa video lang. Mga 20 minutes labas ako sa bahay. San ka? Hindi ka nakita. Dito ka. Actually, nainis ako pag hindi ko nakikita si Bunny. Oo. Oh. Tapos, inis talaga ako. Gagalit talaga. Every mga 15 minutes, san ka? Punta ka na dito. Tas alam niyo pwede siya sabi utos kay Bubbly. Bubbly, bigay mo ko tubig. Hindi siya utos sa kanya. Kasi minsan upo ko dito sa sofa, siya sa loob sa kwarto, di ba? Wala ka namang ginagawa eh. She want to make sure nasa bahay yun. Anong tubig? Hindi naman tubig. Ang OA naman sa tubig. Kahit anong tubig or something. Parang example, gusto mo mango. Sa akin na sabi. Yung tatay dapat yung gagawa. Making sure na sabi nasa bahay si Bunny. Sabi nung anak ko dapat si daw tatay.
sabi ng anak mo mo. Oh. Alam niya na tamad na dalawa kami. Since, wag mo pabebe, sabihin mo yes. Ayaw ko na labas ka sa bahay. Gusto ko dito ka lang, ganon. Okay lang sa akin, walang problema. Sabi mo, pwede ka naman punta sa factory. Hindi mo na alawa kung mga 10 minutes sa labas sa bahay. Ingay mo? Sakit mo sa... Minsan naiingayan ako sa bibig ni Budget, pero pag di ko siya nakikita, naiinis din ako. Totoo lang. Iinis talaga. Patay ng patay sa akin. Pero pag ganyang too much na yung bibig niya, hindi nyo kasi alam, Ben, sa camera, hindi tumitigil yung... Pares sila, grabe pares sila ni Guruman. Kaya minsan di ko na tinatanong si Guruman. Kasi may tinanong lang ako ng isang question. Skupo! Yung explanation ni Guruman, napakahaba, ayaw tumigil. Yung tabang matalino family. Tapos, mamaya aalis na si Guruman. Tapos na. Mamaya pag may naalala na naman siyang answer, babalik na naman siya sa akin. Matalino family tawag yan.